Okay, good day. Dito tayo ngayon sa may Monasterio de Tarlac. At magbibisit muna tayo dahil nandito na rin tayo sa may San Jose. Good day, Kabalen. Proilandas here and welcome back to my YouTube channel. So, katatapos lang namin na magpunta dun sa may baon na picnic ground dun pa rin sa may San Jose. At nag-decide kami na pumunta rito sa Monasterio de Tarlac bago kami umuwi. So, malapit lang naman yung pinuntahan namin doon sa may baon picnic ground, mga 30 minutes lang at makakarating ka na dito sa may Monasterio de Tarlac. So tingnan natin kung ano ba yung latest update dito sa may compound ng Monasterio de Tarlac. So stay tuned at ating bibisitahin ngayon sa hindi ko na alam kung ilang pagkakataon na nakapunta tayo dito. Dito sa may parting itaas, may makikita kang mga nagtitinda rito. So kung nakalimutan mo magbaon na pagkain ay meron kang mabibilhan. Meron din naman dun sa ibaba kaso parang mga nakasara na dahil wala na siguro masyadong tao. Pero siguro pag tuwing umaga ay maraming nagtitinda doon dahil yung mass dito ay sa umaga ginagawa. So nandito pa rin tayo sa may Monasterio de Tarlac. Tapos na tayo nakapag-visit at ngayon naman ay mag-shoot tayo ng mga ilang footages dito sa loob mismo ng monasteryo. Kung makikita niyo yung bundok na yon, yung sa ibaba no, doon tayo dumaan kanina. Ayun no. Ewan ko kung visible yung zigzag doon, tingnan natin. Ayun. Yung river naman yon, doon tayo naligo kanina, yung Lubigan River. So medyo maraming tao ngayon dahil Sunday nga at marami yung mga nagbibisit. Pero walang mass, yung mass yata rito ano, tuwing umaga lang.
At ngayon naman ay pupuntahan natin yung giant statue ng Jesus Christ. So pagdating dito kayo, makikita mo na siya yun. So panik muna tayo doon para makita natin ang view doon sa may ilalim mismo ng statue ni Jesus Christ. At maraming nagpapapicture doon at maraming nagpapakuha ng souvenir. Ang Monasterio de Tarlac ay isang Catholic monastery na matatagpuan sa taas ng Mount Resurrection. Bali, part pa rin yon ng Zambales Mountain Range dito sa island ng Luzon sa Pilipinas. Ito ay napapaloob sa Mount Resurrection Eco Park dito sa Barangay Lubigan, San Jose, Tarlac. At dito rin na nakalagay ang pinakaingatang relic ng krus ni Jesus Christ. So bali maraming deboto ang nagpupunta rito dahil nga yung relic na yon ay parte ng krus na gamit mismo ni Jesus Christ. Magpupunta naman tayo ngayon dito sa may pinaka-garden ng compound ng Monasterio de Tarlac. Dito matatagpuan yung signage ng Monasterio de Tarlac na kung saan maraming nagpapapicture at makakakita ka rin ng maraming poon doon, mga statue, religious statue. So tignan natin. Dito naman ay mga nagtitindang mga souvenir items kagaya ng mga bamboo bank na ito na magkakaiba yung design at iba-iba yung laki at meron ding pambata or maganda itong souvenir para at least may maiuwi ka kung sakaling nagpunta ka dito sa may Monasterio de Tarlac. So maraming tao ngayon ang nakapila at nagpapapicture dito sa may pinaka-landmark ng Monasterio de Tarlac. So tayo hindi na tayo magpapapicture dyan, kukuha na lang natin ang video. Pupunta naman natin yung mga sinasabi ko kanina ng mga statue. So mga angels ang mga ito ay iba't ibang klase at hindi ko masyadong makita kung yung mga pangalan nila. Pero marami, siguro nasa mga 7 ganon yung mga angels na statue dito bago yan makarating mismo doon sa may loob ng Monasterio de Tarlac. At dito ko natatapusin ang ating video ngayon tungkol sa pagbisita natin dito sa Monasterio de Tarlac.
So kung nag-enjoy kayo sa panonood, please do like, share, and subscribe. At mayroon din tayong Facebook page, pag-like and follow na rin. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.